Nakakatakot kasi ang bilis lang niya o ang dali lang niyang gayahin, kopyahin, ang simple lang ng itsura ng soap. And even yung packaging, ang dali-dali niyang gayahin. Isang store is fake na yung tinitinda niya. Ginagamit din nila itong platform. Hindi talaga siya ma-reach out. Ayan. Texture niya and yung color niya ay magkaiba. So, arang kandila yung ano, yung texture, makinis, and para siyang translucent. I just wanna be happy. Marami sa atin ang nagulat dahil marami-rami rin sa atin ang naka-experience or nanibaguhan after ng second or third purchase natin sa product na to. Marami sa atin yung natakot and nagduda na baka fake na yung mga nabili natin na Kagayaku Bleaching Whip Soap. So, kung marami sa atin yung na-impress, syempre, isa na ako doon sa paggamit natin or sa unang paggamit natin ng bleaching whip soap na to. Marami din sa atin yung natakot and nagduda after ang mga second orders natin. So, in today's video, ay bibigyang linaw natin ang mga bagay na ikinababahala natin about nga dito kay Kagayaku Bleaching Whip Soap. And I hope na at the end of this video, ay mawala na yung doubt natin dito kay Kagayaku Bleaching Whip Soap and sana makatulong itong video na to sa ating lahat and para makaiwas tayo sa fake. Ano nga ba natin malalaman yung original versus doon sa fake na Kagayaku Bleaching Whip Soap? Ayan, may warning na tayo na meron nang naglipa ng fake ng soap na to dahil diba sabi ko sa inyo doon sa first review natin, nakakatakot kasi ang bilis lang niya o ang dali lang niyang gayahin, kopyahin, ang simple lang ng itsura ng soap, and even yung packaging, ang dali-dali niyang gayahin. And dahil isa pa, trending din tong ano, hype na hype itong sabon na to. Alam niyo naman yung mga manluloko kung alin yung hype na hype o trending yun yung mga ginagaya, di ba, yung mga kinokopya nila. So, ito, isi-share ko sa inyo kung paano natin malalaman yung original versus fake na Kagayaku Bleaching Whip Soap. So, syempre, number one, napakalaking tulong talaga niyan yung pagtatanong natin kay seller. Of course, maghanap tayo ng legit na seller. Kung halimbawa wala pa kayong nabibilihan na legit seller sa Shopee, sa online, madali lang naman yan humanap. Syempre, ang hahanapin natin is yung pag sinearch natin yung product name, syempre yung pinakamaraming sales yung ano, yung hahanapin natin doon, 'di ba nakalagay naman doon, and yung mataas yung rating. Ayan, hindi ko naman sinasabi na porque wala pang sales, iisa pa lang or zero sold pa lang yung isang store is fake na yung tinitinda niya. So, baka lang nga ngayon pa lang siya nag-start na magtinda, ganyan. But, ayun nga, number one na tinitignan ko, na kinoconsider ko pagka naghahanap ako ng legit seller online is yung rating ng store, ng online shop, and yung ano niya, kung gaano na kadami yung kanyang nabenta na ano na product nitong na sinearch ko na to. And second din, nakaka-help din yung mga ano, yung mga seller na nagre-review dito sa YouTube. Ayan, marami din sa kanila. Hindi po ako seller, and pero marami talaga yung mga seller na ayun, ginagamit din nila itong platform para para i-promote yung kanilang shop, yung kanilang online shop. Marami dyan mga legit na seller. So, ganon. May mga seller na hindi talaga siya ma-reach out. Ayan, hindi ko naman nila lahat, pero marami. Ganon, marami yung mga seller na medyo matatapang or masusungit and parang snub-snub lang tayong mga customer pag nagtatanong tayo. But marami din naman yung mga seller na really care about us. Pag nagtatanong tayo, sinasagot nila tayo. Mabait sila, ganyan. Marami yung mga seller na ganyan na mga mababait din. And yun yung isa sa mga nagugustuhan ko sa mga seller na pag may tinatanong ako, sinasagot nila ako. Hindi yung parang ang tagal-tagal natin nag-iintay ng reply nila. Ayun nga, sabi ko nga,
na may mga seller talaga na medyo snob, ayan, wag naman kayong ganyan. Syempre, paano makabenta, maging mabait din tayo. Yun nga, sa pagtatanong natin, tanungin natin lahat ng mga gusto nating itanong about dun sa product na bibilhin natin, like this one, sa soap na to. Yung number one ng mga tinatanong natin, pwede ba sa mga nagpapadede, sa buntis, sa bata, ganyan, diba? Marami tayong mga gustong itanong, ang bigyang linaw. Yung mga ganyang bagay is pwedeng-pwedeng si seller yung makasagot dyan. Kasi sila naman yung nagkakaroon ng unang info, yan, about sa product na to, about dito sa Kagayako Bleaching Whip Soap. And dun nga sa second na nabili natin, second order natin, nagkaroon tayo ng difference nung ikinompare natin itong soap na una natin, yung first batch na nabili natin, and dito sa second batch na binili natin na Kagayako Bleaching Whip Soap. So, note na yung binilhan ko po is, matagal ko na yung nabinibilhan ng mga ibang mga products, hindi lang itong Kagayako Rosmar. So, trusted ko na siya. And ito, nung bumili ako nitong product ni Rosmar, itong Kagayako Bleaching Whip Soap, dun sa first batch, and then sa second batch, dito din ako bumili sa kanya. Kasi, ayan, mahirap na, baka tayo ma-fake, kaya, ano, yun, nag-i-stick to one lang tayo. So, sa kanya din ako nag-order ng pangalawang, ano natin, purchase ng Kagayako Bleaching Whip Soap, and, ayun nga, based sa sagot ng seller na, kaya tayo nagkaroon ng difference dun sa color and texture nitong Kagayako Bleaching Whip Soap ay dahil high demand nga itong si Kagayako Bleaching Whip Soap ay nagkaroon sila ng second manufacturer. Wow! And yung mga first batch, ayan, di ba, magaspang, yung sinabi ko sa inyo sa ating unang review na ang texture ng sabon na Kagayako is magaspang. And yung second purchase natin is medyo hindi na siya ganun kagaspang. Ay dahil daw po yun sa hindi na siya dumaan sa curing process. Ganun din yung kung bakit nag-iba yung color niya. Yung color nung second batch na binili natin, yung latest batch, and yung older batch, yung first batch na ginamit natin. So, di ba yung sa first batch na ginamit natin is opaque, ganun, parang nougat yung ano niya, yung color niya. But yun din sa second purchase natin is parang medyo translucent yung kanyang ano, yung parang yung color niya. Ang dahilan daw nun is di na siya dumaan sa curing process. Sa mga sabon kasi may mga curing stage pa yan. Bago pa natin magamit or para mas maging maganda yung effect ng sabon is may curing stage siya na tinatawag. Doon, hindi na siya dumaan doon sa curing process na yon o curing stage na yon. Kaya nagkaroon siya ng difference sa color and dun sa texture. Ang second way naman kung paano natin malalaman o i-differentiate yung original Kagayako Bleaching Whip Soap sa fake ay pwedeng-pwede natin gawin yung betadine test na kagaya ng ginawa natin dun sa first batch natin or dun sa old batch ng Kagayako Soap at saka yung dun sa pinaka-latest na nabili natin. So, kung hindi nyo pa po yung napapanood, ilalagay ko yung link niya down below or dito sa I button natin dito sa taas para magkaroon kayo ng reference. So, kung halimbawa sasabihin ninyo, paano yun? Pumasa naman siya sa betadine test pero yun nga texture niya and yung color niya ay magkaiba. So, ayun nga, kagaya nga nansabi ko kanina, dahil nga yung second batch ay hindi na dumaan sa curing stage, ayun, nagkaroon siya ng pagkakaiba dun sa naunang batch ng Kagayako Bleaching Whip Soap. So, yung naunang Bleaching Whip Soap is opaque, yung color niya, and magaspang. And ito namang second is, ayun nga, parang kandila yung ano, yung texture, makinis, and para siyang translucent. And isa pa is, kumuha din sila ng second manufacturer nila dahil high demand nga itong soap na to. Sa mga in doubt dyan na naka-receive ng Kagayako Bleaching Whip Soap na ang scent ay vanilla, and yung iba naman is naka-receive sila ng milky yung scent niya. Kung nagtataka kayo or natatakot kayo, in doubt kayo, nagdududa kayo sa sabon, kung legit ba yan? Yes, legit po yan. Kasi yung first batch po nila is vanilla scent yung ginamit nila. And then, eto na yung mga sumunod na batch is milky na yung kanyang amoy. So, legit pa rin yan basta sa trusted na seller kayo bumili. And doon naman sa packaging, eto na ang pagbabago ng Rosmar. Sa packaging, finally, is ano, meron na silang bago na packaging, yung puti na lahat and printed na yung kanyang mga details. Unlike dun sa old batch natin ng Kagayako Bleaching Whip Soap na clear lang yung kanyang plastic and
ano lang, parang paper or sticker lang yung nakadikit doon. So, ngayon is bago na para mas mahirap na siyang gayahin. But, kung halimbawa yung na-receive mo pa rin naman is nasa clear pa rin yung kanyang packaging, ipag-compare mo lang sila doon sa naunang batch na nabili mo na clear din yung kanyang packaging. So, dapat hindi magbabago yung mga font doon and at the same time, yung kanyang expiration and manufactured date. That's very, very important na chine-check natin. Kasi yung fake, ayan, ginagawa na nila or parang kinakopy na lang nila yung expiration date and yun na din yung ginagawa nilang manufactured date ng product. And medyo malalaki yung kanyang font. So yung original na Kagaya Ko Bleaching Whip Soap is ayan, nakikita niyo naman yung ating yung kanyang font. And yes, ayan, uulitin ko po na mag-ingat tayo sa mga fake dahil meron na ngang naglipa ng product ni Rosmar or mga gumagaya sa product ni Rosmar na fake. So, ayan, dun lang tayo sa mga trusted seller, legit seller, tayo bibili. Ayan, tinuro ko na naman sa inyo kung paano tayo makakakita ng legit seller doon sa Shopee. And of course, magbasa-basa tayo. Ugaliin nating magbasa-basa ng description and ng mga reviews about sa product. Hindi lang yun applicable dito sa pagbili natin ng na Kagaya Ko Bleaching Whip Soap, kundi applicable siya sa lahat ng mga product na gusto nating bilihin online. Ayan, pasensya na. Sobrang likot ng akin, bebe. Papaluin ko na to eh. So, ako wala pa ako nahawakan na bagong ano, yung bagong stock ng product o yung bagong packaging, yung nakalagay sa bagong packaging ng Kagaya Ko Bleaching Whip Soap. Wala pa ako nahawakan. And hindi ko pa alam kung may binahago ba sila o may tinatak na ba sila dun sa loob para mas lalo din mahirapan yung mga ano, manggagancho, mangkokopya, mandoloko dyan ng product na to. And sa pagbili din ng product na to, in bundle or per piece, yung pagbili natin, syempre, yung presyo, pag too good to be true, ayan, magtaka na tayo. Usually kasi, nag-range yung product pag per piece ng 49 pesos. Ayan, syempre, siguro kung naging 20 pesos, dyan magtaka na kayo, diba? And, kung halimbawa naman, pag per bundle yung inyong bibilihin, usually, nasa 299 siya, ganon, or 300, ganon, pataas. Hindi siya bumababa sa ganon. Yon. So, ulitin ko itong tip na shinare ko sa inyo. Una is, kailangan maghanap tayo ng legit seller ng product na to online sa Shopee or Lazada. Kung wala pa kayong, kung meron na kayong trusted seller na binibilhan, dun lang kayo bumili. Huwag kayong magpabago-bago dahil may nakita kayong mas mura. Huwag na, ayan, dun na lang kayo sa trusted seller ninyo. So, sa paghanap naman ng seller, ayan, sinabi ko na sa inyo na i-consider niyo yung rating and yung product sold ng product na to. Number 2 is yung pagtatanong natin dun sa seller about dito sa product na gusto natin nabilhin. Next is yung pag-betadine test natin. So, kung hindi kayo solve or hindi pa rin kayo kumbinsido about dun sa result ng betadine test ninyo, syempre yung mga iba pang details ng sabon, like yung texture niya, yung amoy niya, ayan, pwedeng-pwede natin yan i-clarify kay seller kung ano ba yung, ano, yung legit na amoy nito dapat. Number 4 is i-check natin yung packaging ng product. Siyempre, titignan natin dyan lahat ng details, lahat ng kaunting, ano, lahat nakatiting na details dyan kailangan i-check natin. So, yung mga font, ganyan, and check natin, number 1, yung expiration date and manufactured date. And baka naman magkapareho yan. Kung halimbawa merong magkaparehong ganyan, syempre, ika-clarify ulit natin yan doon sa seller. So there, sana nakatulong ang video na to sa inyo and sana mawala na yung doubt natin about dito sa pagbili natin ng Kagaya Ko Bleaching Whip Soap. And sana makaiwas tayo or hindi tayo makabili ng fake na product. Stay beautiful and kita-kits on our next video! Bye-bye!